pamamasyal sa museo. Sabado ng umaga, namasyal kami ng aming pamilya sa museo. Kaya ang saya-saya ko dahil ngayon lang ako nakapunta doon. Pagpasok pa lang sa museo ay sobra na akong namangha. Ang dami pa lang makikitang larawan doon na gawa ng mga bantog ng Pilipinong pintor. Ayon sa tagapagpaliwanag, ang isang larawan na aking nakita ay larawang iginuhit ni Fernando Amorsolo. Siya ay isang pintor na ang estilong ginamit ay ang pagguhit ng kapaligiran. Si Mauro Malang Santos naman ay gumuhit ng mukha ng tao. Nakita ko rin ang ibang likhang sining ng mga pintor tulad nina Carlos V. Francisco. Ang kanya namang iginuhit ay ang paglikha ng sariwang imahe sa gisag at idioma sa pagpipinta. Iba naman ang ginamit na estilo ni Vicente Manansala na gumamit ng geometrikong estilo ng pagguhit ng pinagsamang kultura ng baryo at syudad. Si Cesar T. Legaspi naman ay gumamit ng estilo ng pagsasanib ng kulay, liwanag at anino. Umuwi kaming puno ng kaalaman dahil sa aming mga nakita at natuklasan. Gawain sa pagtatuto bilang dalawa, sagutan ang mga tanong ayon sa kwentong binasa. Gawin ito sa iyong kwaderno. 1. Sino ang pintor na gumamit ng estilo ng pagguhit ng kapaligiran? 2. Sino naman ang gumamit ng estilo ng pagguhit ng mukha? Sino ang gumamit ng estilong pagsasanib ng kulay, liwanag at anino? 3. Bakit kailangan nating makilala ang mga pintor sa ating bansa at ang kanilang mga nilikha? May basa po. 1. Fernando Amorsolo. 2. Mauro Malang Santos sa mukha. Cesar T. Legaspi sa anino at liwanag. 3. Upang malaman ang kanilang mga estilo sa pagpinta, kahalagahan ng kanilang obra sa larangan ng sining at kultura ng Pilipino.